magkano ginagastos mo sa pakikipag-date, pagpapaganda, pagpapapogi. Nasasayang ba ang oras, effort, pera mo sa isang pantasyang habang buhay na kaligayahan na hindi naman talaga forever? Ayon sa mga pag-aaral na pinangunahan ni Dr. Helen Fisher, ang romansa ay produkto ng paglararo ng mga kemikal natin sa utak. Sisihin mo ang chemistry! Ating isa-isahin ang mga nasabing kemikal para malaman ang kanilang mga role. Kapag dumami ang dopamine sa utak, kapareho nito ang pakiramdam ng pagkapanalo sa loto. Ganyan exactly kasi kapag inaaktibo ng dopamine ang reward center sa utak. Kapag dumami naman ang norepinephrine sa katawan, bumibilis at lumalakas ang tibok ng puso mo. Para kang nagsa-skydiving sa ulap. Imbes na dumami, kapag nabawasan ka ng serotonin sa ulo, dyan mo matatamasa ang pagiging obsessed sa iyong kabiyak. Araw-araw, gabi-gabi, ikaw ay may matinding pagnanasa. Infatuated ika nga, kahit paikot-ikutin ka pa. Samantala, ang oxytocin at vasopressin ay dalawang kemikal sa larin sa tinatawag na love attachment. Kaya ayaw bitawan ng nobyo parang glue. Dumadami kasi ang oxytocin sa pamamagitan ng pagyakap, pagkiss, at pakikipagtali. Oxytocin, siya ang kemikal sa katawan responsable sa pagiging kontento at secure sa partner mo. Si vasopressin naman ang may control kaya nagiging loyal sa jowa. Ang pagkakaroon ng matinding emosyonal na basihan para sa attachment. 2 taon bago mabawasan ng magic ng honeymoon stage o yung panahon na pinakamalakas ang tama sa pag-ibig. Ngayon na may idea ka na sa mga milagro na ito, pwede ka na ngayon dumiskarte sa paghawak ng pera mo. Kasi kung mautak ka, pipiliin mo yung partner na tama para sa iyo at hindi yung makakasama sa kinabukasan mo at magiging bulilit mo. Pero dahil walang perpekto, diyan mo madidiskubre kung bakit marami ang single.